Salamat na nga po sa inyo lahat at mami, salamat po sa inyo. Tayo lumabot tayo ng 736 subscribers. At sana ho pag magtagtagan nyo ng subscribe nyo sa akin, i-click nyo ng subscribe button, tapos i-click nyo ng notification bell para mag-update kayo o mag-notify kayo sa ating mga bagong gagawin o mga bagong videos. Dahil ho dyan, kakantayin ko kayo yung kinakata po ni Nico Pascual. Dahil sa inyo! Come on! Consistent quality ng yelo, kaya artificial snow ang gamit ngayon. Higit daw na magiging maayos at ligtas sa mga manlalaro. Ice Games man ang mga pinaglalaban, hindi pa rin pahuli ang mga tropical countries gaya ng Pilipinas sa pagsabak sa Winter Olympics. Ngayong taon, may nag-iisang pambato ang ating bansa sa Winter Olympics. Si Asa Miller na isang Filipino-American. Sumabak siya sa Men's Giant Slalom Skiing.
Mabiguman sa kompetisyon, proud naman daw si Asa sa 90-day na effort ang ma-represent ang Pilipinas sa World Ice Stage. Yan ang dapat alam. Kasunod na patutok sa kanya ng baril at pagkuha sa kanyang cellphone, lalaking binolda ng labaan at pagpumunta sa banda. Saan kaya mauuwi? Helicopter ng PNP nag-crash sa Quezon. Latest updates, alamin! Sa Miami naman, pagbagsak ng helicopter sa dagat, kuha-kuha sa kamera. Higit isang linggo bago ang Fire Prevention Month, kapi-kapi na ang sunog sa Quezon City na botas at Valenzuela. At ang kalulus-lulus na lagad ng mga OFW na nagka-COVID sa Hong Kong ay na pinaalis na kanilang mga employer. Mag-enjoy sa mga iconic phone booth ng London na ginawang coffee shop ng isang Pinoy roon. Paano kaya nag-gasha ang lahat dyan? Next level rin ang pagpapabutas para sa hikaw dahil ang tapok natin mamaya. Pagbibutas para ibaon sa naman ang alahas. At alas ang muna mga dahil sa bright item. Pwede mo naman na lang 10,000 pesos! Mga kapuso, malaging na aksidente sa Riau, Quezon. Isang pulis ang patay sa bumagsak na helicopter ng Philippine National Police. Sa inisyal na investigasyon, pasado alas 6 ng umaga, nang lumipad ang helicopter mula Pasay City papuntang Balisip Airport, Masunduin, si PNP Chief Police General Leonardo Carlos. Pasado alas 8 ng umaga, natanggap ng otoridad ang report na bumagsak ang helicopter sa barangay Pandan. Sugatan ang dalawang pulis na pilot at co-pilot ng helicopter, ang isa pang pulis na kasama nila, namatay. Ayon pa sa PNP, maulan ang panahon ng mangyari ang insidente. Grounded na ang buong fleet ng H-125 Airbus Helicopters ng PNP habang patuloy ang investigasyon. May sakit na nga, wala pang patuluyan ang mga ilang OFW sa Hong Kong. Hinalis kasi sila ng kanilang mga amo nang sila'y magka-COVID-19. Ayon niya ang Kedamino Reyes ng Grupong Health, isang NGO na tumutulong sa mga migrant domestic worker. Isang OFW na natulungan nila ilang araw na tulog sa bake. Ilan sa mga OFW in-terminate daw ng kanilang employer dahil nagpositibo sa COVID. Ang iba naman pa uwi na sa Pilipinas pero nagpositibo sa swab test bago sumakay ng kaplano. Ayon sa ating Consul General sa Hong Kong, nakapag-rescue na sila ng 10 OFW na napilitang matulog sa kalsada. Dinala na sila sa isolation at medical facility. Ayon sa Malacanang, 28 OFW na nagka-COVID sa pinakabagong surge sa Hong Kong. Iba sa kanila ang gumalay at tatlo rito nakabalik na sa trabaho. Nagbigay na mga Philippine Overseas Labor Office ng $200 o katumbas na mahigit 10,000 pesos sa mga gumaling sa COVID. Masusundan pa yan ng $200 mula sa OWA. Kanya-kanyang panuluyo pa rin ang mga botante, ang mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo sa eleksyon 2022. Mula Mindanao hanggang Luzon, may nag-iikot. Naglabas ng payag si Vice President Lenny Robredo na nangakong itataas ang monthly allowance na natatanggap ng mga senior citizen. Bukod yan, wala pa siyang public engagement kaya baral. Naglabas din ang pahayag ang running mate niyang si Senator Kiko Pangilinan na nanawagan sa mga magulang na pambukunanan ng mga anak nilang edad 5 hanggang 11. Sa Cotabato City, nangangampa niya si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Mag-iikot din siya sa iba pang bahagi ng Mindanao. Isa sa mga pangako niya, patuloy na suportahan ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sakaling manalo ang katandem niyang si Dr. Willie Ong na ka-schedule na sumalang sa Pamelec e-rally. Dumalo sa isang radio interview si Senator Pangulo Lacson kung saan nanawagan siya sa mga botante na maging mapanuri sa mga ibobotong leader. Kahapon, nasa Nueva Ecija sila ng katandem na si Senate President Tito Soto para makapagpulong sa mga magsasaka. Mukhang ni Soto, dapat ang gobyerno ang bumibili ng anim na mga magsasaka para kumita sila at mas bumaba ang presyo ng mga produkto. Wala pang public event ngayong araw si presidential candidate Bongbong Marcos. Paglilitaw naman ang kanyang kampo, hindi iniiwas sa handshake si Marcos sa mga kampanya, kundi
Iniiwas lang niya ang kanyang kamay na nagkasugat sa braso malapit sa punso. Nasa Pampanga naman ang katandem niyang si Davao Mayor Sara Duterte para dumalo sa arawan ni Vice Governor Lilia Pineda. Sa Makati City, may tulong si Senator Manny Pacquiao sa ilang leader mula sa Northern at Central Luzon. Dito weekend, nasa Laguna naman siya kung saan nakipagtalakayan din siya sa mga barangay leader, mga mag-isda at mga driver. Wala pang public activity ang katandem niyang si House Deputy Speaker Lito Atienza. At abangan pa mamaya ang mga aktibidad at pahayag ng iba pang presidential candidate na dapat alam mo. Load lang at maging agad ng 10,000 pesos! Yan ang dapat alam mo at oras na para sumilin ang mga blessings dito sa Blind Item. Huwag magpulag-pulagan kapag nakulahan mo kung sino celebrity na nasa likod ng blinds, maging agad ng 10,000 pesos! Para mas malina kung paano maging wagi, maliwanag mo ang isa. Isa! Ito na nga Kuya Kim, napakadali lamang sumari mga kapuso. Una, silipin at hulaan ng blind item. Ipadala ang iyong sagot sa hudyat namin. I-follow lamang ang Facebook page ng Dapat Alam Mo. I-click ang microsite, i-register ang inyong pangalan, address, contact number, birthday, at syempre ang inyong sagot. Okay, get ready. Sisilip tayo ng sabay-sabay sa ating blind. Ang ating blind item of the day. Uy! Ilan may get me? Ah, okay. At ang araw ko pang clue na ibibigay namin, mamaya lang. Kaya po ang mga dapat? Alam mo! Limang sakay ng bubiga, kaya patapos magpagbarilan sa mga otoridad. Bakit sila inoperate? Presyo ng langis na nagpapamahal sa ibang pabilihin, tataas na naman itong awan na. At ang inabang pagbaba sa alert level 1, mangyayari na ba soon? Ito ang talagang sura, magbabalik agad ang mga balita at kwento. Dapat... Alam mo! Yeah.
Center. Jomi Concepcion, ito ay para mapulungan ang mga negosyo na mabayaran ang kanilang mga utang at mapanatili ang investment rating ng Pilipinas. Pero, paalala ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, kung ibababa sa Alert Level 1 ng NCR, dapat maayos ang public transport. Dapat may maayos na public health protocols para hindi naman yung pagka-surge at mag-reset ang ekonomiya. Bukas, nakatapos na pagpulang ng mga mayor ng Metro Manila Congress na i-re-recommend na ng Alert Level sa NCR. Sa 30 ang COVID bulletin na DOH, 1,427 ang bagong kaso ng COVID-19, 58,657 naman ang active cases, 3,269 ang nadagdag sa mga gumaling, 79 naman ang nadagdag sa mga namatay. Bago nakang sa MRT1 Central Station, sinimula na. Mapa first dose o booster shot, open ang MRT1 para sa mga magpapabakuna mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Target nila magpakuna ng 300 tao kada araw. Pwede ang walk-in. Kailangan lang mag-register online pagdating sa Central Station. Bukod sa Central Station, may bakunahan din sa McLaren Station para sa second dose at booster shot. Simula na rin ang bakunahan sa ilang istasyon ng LRT. Bukas, available ang first dose at booster shots sa Retro Station tuwing Martes at Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Antipolo Station naman, pwedeng magpabakuna tuwing Miyerkules at Biyernes mula sa 8:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. May nahuli ka ang na-rest din sa Makati, pero hindi yan sa ring kundi sa isang sari-sari store. Ang nagpamburo, hindi ang pinutukan ng barela ng lalaking nagnakaw ng cellphone niya. Yan ang balitang dalang ni Mai Bermudez. Tahimik na binabantayan ng lalaking ito ang isang sari-sari store sa Labanda Street, Guadalupe Nuevo, Makati City nang dumating ang dalawang lalaking magkaangkas sa motorsiklo. Bumaba ang angkas at ilang sandali tumambay sa harap. Nagpalit ng posisyon ang dalawa at lumapit ang isa sa tindahan. Ani mo'y humihili lang, pero biglang naglabas ng barilang lalaki at tinutok sa tindero sa balikod sa taha. Kinuha rin ito ang cellphone ng biktima, pero hindi nabuksan ang taha. Biglang nakipagbuno ang tindero sa suspect hanggang mapahiga sila sa kalsada. Hindi na nakunin ang camera ang pagtagas ng mga suspect. Tangay ang cellphone. Aminado ang biktima. Delikado ang kanyang ginawa. Medyo ang gayahin. Baka ano pa kayo? Nakasidente ka? Eh, ba't gano'ng mga halago sa'yo yung cellphone? Yun, mulis ang tingin nila, matagal nang minamatiyaga ng mga holdupper ang tindahan. Madalas daw itong bumibili ng sigarilyo sa kanila. Kung muna ka lang daw na December, bumibili-bili lang na sigarilyo pa sumaalis na siguro nagpamasin. Tinitignan kung ano ang magawa nila. Parang alam kasi nila kung saan agad na alagay yung kahay. Dahil sa nangyari, pinalagyan na ng Reyes Pahinto ang sari-sari store para sa kanilang seguridad. Na i-report na sa mga otoridad ang insidente na nagsasagawa na ng follow-up operation. My Bermudez, you are the pero pang mga dapat, alam mo, sa hignat ang biyahe nito, trailer truck, biglang nabulak. Sa tensyonado ng Ukraine, kung saan wala tayong embahada, may dumating ng 4-15 ang Pinas. Ano ang kanilang nabala? At ang sorpresa ni Alden Richard sa kanyang fans sa Hollywood at iba pang lugar sa Amerika. O diba, gigatin? Tulad ng mga next natin balitang kwentong dapat. Alam mo! Sa'yo ay
Eastern Ukraine papunta sa Russia sa gitnang region sa pagitan ng Ukrainian government at pro-Russian separatists. Bukod pa yan, sa mahigit 150,000 troops ng Russia na ayon sa Western countries ay nakahimpil malapit sa border. Dati ng Ukraine at Russia, narurusog nila ang Ukraine. Meron din yung sa pinag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 
Maldives, Palau, Albania, Estonia, Greece, Palga, Uruguay. Bukod yan sa vaccination sa Pinagas na Mayin, 50 bansa at teritoryo na naon ng inapumahan ng IATF. Ayon sa Department of Tourism, may 21,000 tourists na ang dumating sa Pilipinas. Una lang magbukas tayo sa mga turista itong February 10. Gobyerno magpapalit ng estrategiya ngayon, hindi na abot ang target para sa round 3 ng bayanihan, bakunahan. Ayon kay Health Undersecretary Gilang Abunay, 3.4 million lang din ang napapakuna sa 5 million na target mula February 10 to 18. 1 million lang sa 3 million na dapat magpa-booster ang nagpatuloy. Kaya, mas itutulog pa o ang kaalaman tungkol sa booster shots. Pag-iiba yung hindi ng bakunahan sa senior citizens, lalo 2.4 million sa kanila ang hindi pa napapakuna. Sa Ambatuan, Maguindanao, 5 na buwan na pumarok sa isang kainan na patay matapos makainkwento ang mga pulis at sundalo. Ayon sa Maguindanao Police, sa kanilang bakong ito, pinaputokan mo ng mga suspect ang mga otoridad na humarang sa kanila sa target operation. Nauwi doon sa enkwento na ikinamatay ng 5 suspect. Isang kasama nila nakatakas. Nakuha sa mga suspect ang 2 kalibre 45 baril at mga bala. Naibalik naman ang ninaho na pera sa pitima. Anumang challenge ba sa pagdating sa sayawan eh hindi uunawa ng 44-year-old breadwinner na si Nino Bernados. Single but never alone ang datingan ni Nino dahil inspirasyon naman niya sa pagsayaw ang kanyang ina at siyang nakapatid. Ginagawa niya nga rin ito para malibang. Nasa langit na raw nila ang pagsasayaw. Kaya naman kung anong dance challenge ang in, dahil si Nino siya hindi pa huli. Abangan mamaya mga kapuso kung kaninong bewang kaya ang kanyang mapagkakibot sa kakasaka ba? Sino kaya? Naku! Teka lang. Naku! Kaya na sinita natin ang ating buhay at IPM. Sisilipin tayo na sabay-sabay. Okay? Get ready! Silipin muna natin! Diyan. Kapag madami kasi na... Uy! Naglala. Kapag nakiklik na isa ang pagkakas. Para mas madali po ang panghula, ito po ang malapit na crew number 2. Sa tunay na buhay, isinunod ang kanyang pangalan sa sikat na German composer na si Ludwig van Beethoven. Yan. Iwan siguro ang ating blind item. Ano po? Keep sending your entries. Punta na sa aming Facebook page na dapat alam mo at hanggang 6:10 lang kayo pwede magpadala. Ang sagot, i-announce namin mamaya ang magwawagi ng 10,000 pesos! Eto ba ang mga dapat? Alam mo, sunog na sumiklap. Dalawang araw na tapos daw na may maamoy na nasusunog na kuryente sa isang kwarto. Pati si Queen Elizabeth II at ang dali ng COVID-19. At ang pag-ibig na tira, tumawid ng ilog at dagat batay sa pinap ni Roma Dozen at ng kanyang fiancé. O, walang tatawid ng channel ha? Marami pa tayong balita at kwentong dapat. Alam mo! Magkawakan lang ang mga
Inaalam pa ang halaga ng Diyos pati ang salinang sulog. Ayon sa mga residente, dalawang araw bago ang sulog, may naaamoy na silang tila na susunog ng kuryente sa isa sa mga kwarto. Jump shop sa barangay Ugaw, Balanzuela, sa tila sulugin. Mag-aalas 3 sa magaling araw, ang bigla sulig na sulog na tumagal ng halos kahating oras. Mabuti na lamang, hindi na tamay at kami imbaka ng used oil. Wala namang tao sa jump shop na mangyari ang insidente. Iniimbestigan pa ang sariling sunog at kabuuan halaga ng pinsa. May nasunog din sa barangay MDDS proper na Bota City, pero hindi po bahay o tindahan kundi trailer truck. Bigla na lamang doon nagyam, malikot ang bahagi ng truck, galing ng driver sa PM, at mag-atid lang sana ng tayo sa Marilao, Bulacan lang, bigla siyang nakaamoy ng nasusunog. Tinanggal nila ang tractor head para hindi madamay. Sino mo pa parang nila na kapulahin ng sunog gamit ang fire extinguisher, pero hindi ito kinaya. Pagdating ng mga damdam, lumaki na kapoy at tumalang at ang puso. Tumapala ang puso, napula ng nasunog, kalawin. Nagpositibo sa COVID-19 si Queen Elizabeth II ng Britanya. Nakaramdam daw ng mild symptoms ang 95-year-old Queen. Pero sa kabila nito, hindi daw titigil ang reyna sa pagtatrabaho at nakatakda pang gumawa ng light duties. At dapat alam mo na si Queen Elizabeth II ang world's oldest and longest reigning living monarch. That was soon be. Patuloy ang pagpapatay natin sa mga kandidato sa election 2022. Dumalo sa Catholic E-Forum ng Radio Veritas, Presidential Candidate at dating Defense Secretary, Norberto Gonzalez. Sakaling manalo, ipamitigod daw ni Gonzalez ang open pit mining at hahanap ng alternatibong energy source na mas ligtas para sa kapaligiran. Sa probinsya ng Cebu, nakampanya si Presidential Candidate Calioni de Guzman. Nakipagpulong si de Guzman sa mga residente at miyembro ng iba't ibang urban poor associations sa lusod ng Talisay. Wala namang public activity ang katandaan niyang Simone Bello. Wala namang public activity ngayong araw sina presidential candidates Ernie Abella at Dr. Jose Montemayor. Nakaschedule namang sumalang sa Comelec E-Rally si presidential candidate Faisal Lolondato. Sasalan din sa Comelec E-Rally sina vice presidential candidates Rizalito David at Manny Lopez. Wala namang public activity ngayong araw si vice presidential candidate Carlos Serapio. Narito naman mga kwento ng inspirasyon at kultura mula Hilaga hanggang tibot ng bansa. Masayang ang diwang sa Mangingi Sur ang Tongkil Festival. Bida makapuli na tradisyonal na kasuotan sa kanilang cultural show. Pinakita rin sa festival ng tradisyonal na sayaw ng mga tausog. Feature din ang kanilang native food. Ipagdinito ang Tongkil Festival sa Mangingi bilang masasalamat sa kapayapaan at masaganong biyaya ng dagat. Sa Ilocos Norte naman, isang lalaki ang inspirasyon ng marami. Kahit wala kasi siyang binti, nagpapakuli sa pagbabarang tumuto bilang magsasaka sa Mabuse. Hindi hadla ng kapansanan para makapag-araro siya sa bumi. Kahit pa pagsakay sa kalabaw, kaya niya sa ibang may kapansanan, huwag mawala ng pag-asa at manalig sa Diyos para sa lakas. Pabuhay ka, Mabuse! Isang floating restaurant naman ang atraksyon ngayon sa Lucena City sa Quezon. Sa marso pa ito bubuksan sa publiko pero ngayon pa lang, halos fully booked na ang restaurant. Bukod sa paghanda ng masarap na pagkain, mayroon ang floating restaurant na buhayin at ilog at pagbigyan ng kabuhayan sa mga naninirahan. Malapit dito. Dahil sa nausong online selling, pati mga ukay-ukay o yung mga segunda manong mga damit, nasa internet na rin. Pero shout out dahil bago mo pa ito i-mine, may ilang nagbabalak na mamuhuna na tugi agad. Panoorin ang bonus sa ukay sa report na ito. Pati dinarayo ang mga ukayan para sa affordable segunda manok o OTT. Ngayon, online na rin sila. Meron tayo sa PTs, ayan. Ang ilang sellers na ka-jackpot din sa kita dahil sa rami ng mga nagmamay sa kanilang ukay. Pero hindi nakatwagi dahil at ilang nagbabalak maging ukay sellers, wala pa man, lugi na. Ang puhunan kasi nila, natamay. Ang online seller na si Amanda Veteja, wala ang ticket. Sa social media na nawagan, hindi kasi dumating ang 10,000 pesos worth na bulto ng ukay na kanyang order. Ang usapan namin is, after po magbayad, i-ship na niya yung ano, yung bill. After 3 days, di pa rin niya na-ship. Yung dahilan niya is, hindi pa na-pick up. Sasabayan sana niya ang holiday fines na mga may hilig sa ukay noong Disyembre. Pero, tapos na ang araw ng mga puso, wala pa rin ito?
15 days, hindi pa din po nasi-ship. Tapos may nakita po kong nag-post sa may na Facebook na storm po siya ni Althea. Yun po, nag-chat na po kay Althea. Tapos naka-ignore messages na po ko sa kanya. Sa comment section doon siya natauhan. Dahil si Althea na pinagkukulan naman ng pukay, pero lang pala nila ang pakay. Marami pong nag-comment doon na na hindi din dumating yung bill nila. Ang online seller na si Jera, naging maayos naman ang mga unang transaksyon kay Althea. First, second, and third, okay naman po siya, legit siya. Yung una, na parang nasa mga 28K, nabalik niya, parang bumalik yung trust ko sa kanya. Ay, okay, legit na to kasi nag-refund naman siya. Pero, nakuha po ta sa 49,000 pesos ang puhunan. Puro palusot na ang natatanggap niya. Sabi ko, parang niloloko mo na ako eh. Sabi ko ganun sa kanya. Kasi pinagbukas-bukas mo na ako. Kaya naman si Jenna, sinugod sa mismong bodega ng ukay si Althea. Kung doon ko nalaman, hindi pala siya doon empleyado, reseller ng po siya. Tapos tinulungan ako ng mga staff doon, tinatawag siya, nagkakarap kami. Ang sabi niya kaya niya, hindi ma-refund kasi hindi makasend. Sa kanilang face-to-face confrontation, sinubukan bawiin ni Jenna ang kanyang pera. Sabi ko, bakit yan? Hindi ako dyan nag-send. Doon, i-open mo kung saan ako nag-send. Tapos na doon, in-open namin ang laman, 16,000, napabalik sa akin yung 16K. Tapos yung kulang daw pinabukasan. Hanggang sa wala na po. Bukod ka naman na, Jenna, marami pa ang lumulutang na online sellers na bigtong umunok ng style o modus ni Althea. Kung pagsasama-samahin haabot ng halos 200,000 pesos at natatay ni Althea. Wala mo na isa pa yun. Pangalawa, yung violation yun ng RA 4653. Continue sa okay upay. Nakaso. So ang kailangan ng mga complainant, yung mga nabiktima, kailangan pumunta dito sa amin sa NBI para mag-file ng complaint. Sinubukan ng ating programa na hingin ang panig ng itinuturong scammer na diumunoy ng biktima sa tatlo, pero hindi ito sumasagot sa aming mga tawag o mensahe. Sa panahon ngayon, mag-irap kumita ng pera, dapat tandaan na hindi lang mga legitimo negosyante na nag-iisip ang paraan para kumita ng pera, kundi pati mga scammer. Kaya dobleng ingat ang dapat pailalim para inyong puhunan, hindi ba ang isa wala. Ito lang ba naman ang Oh My God of Stories na dapat alam mo, back-to-back ang guest ni Aldo Richard sa kanyang fans. Matapos kasi ng Dope concert niya last January, may panibago na naman Dope concert si Alden. Sa IGA, may pa-teaser pa ang Asia's Multimedia Star para sa kanyang next concert. Sa 14-second video clip na ginahagin nito, makikita sa video ang US flag, kasama pa ang Hollywood. Hindi pa nireveal ni Alden ang ibang details, pero marami ng fans ang excited. Guys, willing to share naman si Reba Dazzard ng kanyang prenup photos kasama ang non-service fiancé na si Jeric Rivero pa rin. Highlight ang nature feel sa candid photos ng dalawa sa Camp Agus sa Garaitan sa Rizal. Hindi pa rin Wilma eh, 15 years ang hinintay niya para rito ang at last may mailalagay na rin daw siya sa kanyang wallet. Na-engage ang dalawa last July. Congrats Jeric and soon to be Wilma Dazzard pa rin. Nagpaka-fangirl naman si Arlene Nipon Girl Budol at sa co-star itong si John Lloyd Cruz matapos na makamilang si Nipon Girl sa high-rating sitcom na Happy to Get Her, hindi nito pinalagpas ang opportunity na magpa-picture kay JLC. Bukod sa photo, bonus din ang kiss and hug from the one and only box office king. As of the moment, umani na ng 32,000 hearts ang post na yan ni Arlene. Nagpositibo naman sa COVID si Canadian singer Justin Bieber, pinagpirmayan ng kanyang representative. Thankfully, mild case lang ng COVID ang naranasan ng Justin. Sa ngayon, may canceled muna ang Justice World Tour sa Las Vegas this coming Sunday. Pero bang mga dapat? Alam mo, nawalan ang trabaho na tumuwi na sa Abrovisa. Sa kalsada muna tumira, pero natangayan ng gamit at pera. Plus, tara na't sumilip sa kung paano nagkasya sa dating phone booth at isang coffee shop. At paalala lang, 6:10 p.m. ang deadline sa pagsagot sa blind item para manalo ng 10,000 pesos! Sa pagbabalik yan ng dapat! Alam mo!
na inilalagay sa loob ng private properties pagdating sa sukat.
Base nito sa desisyon ng Pontes Prueba ayon kay Complex Spokesperson James Jimenez. Pero tinitingnan na raw nila ang mga panuntunan tungkol dito. Bukas daw sila sa mga rekomendasyon kung mismo ang may-ari raw ng private property ang magpapagawa ng posters, maaari raw ito makaresort kahit anong sukat. Pero kung galing anya sa kandidato, saklaw daw ito ng regulation ng batas. Magpapatuloy raw ang obra taglas dahil ang kontrobersya lang naman sa private properties anya ang problema at hindi ang buong operasyon. Samantala, nagpa-70 million na ang imprenta ng COMELEC. Nagpapatuloy rin ang kanilang pagpapadala ng election supplies at paraphernalia sa iba't ibang lugar sa bansa. Tungkol naman sa mga lumabag sa protocols habang nangangampanya, wala pa raw nasasampahan ang kaso muling pa'y sinusuri na raw ang COMELEC. Ito bang mga dapat? Alam mo, helicopter bumagsak malapit sa Mataong Miami Beach. May mga sugatan. At sino kaya ang kakasalay sa hamon ng isang trending Hawaiian dancer? Hala, ayan na siya. Lang. Wow! Sino kaya yan? Kaya tutok lang. Marami pa kaming nakakasang balita. Kwentong dapat. Alam mo. Thank you.
binigyan po namin sila ng mga aftercare. Sa pagpapalagay nito, aabot ang 2 linggo hanggang 1 buwan ng healing time. Ang sugat kapag hindi natin naalagaan, pwedeng magkaroon ng infection at degradation. Hindi ko pa po siya agad na ramdaman ng masakit. Siguro po parang may pasa, parang gano'n lang po yung feeling. Posible rin na i-reject ang katawan kung hindi ito iingatan. Kasi ang finishing kahit magaling na kapag palagi nababangga o palagi nagagalaw, may tendency mamaga at pwede magkaroon ng irritation. Isa sa mga trend ngayon, lalo na sa mga millennial at Gen Z, ang pagpapalagay ng piercing. At 26 years old na si Janine, babunta sa 7 piercing sa katawan. Wala sa kanyang kilay at talukap na kanyang mga mata, bibig, pusod, meron siyang piercing. High school ako, meron na akong hikaw. So, fashion ko talaga na magkaroon pa ng madami. So, doon po siya nag-start talaga. Ngayong araw, sa ilalim siya sa microdermal piercing malapit sa kanyang bibig. 3,500 pesos ang presyo ng kada microdermal piercing. Nakamit ko na po yung hikaw. Nagtatagal naman ang polig ng gamot. Sa loob lamang na 10 minuto, meron ka ng microdermal piercing. Sa experience ko po ngayon, sa akin chill lang, okay lang. Yung pain niya is sobrang tolerable siya. Hindi naman masamang magpalagay ng body piercing. Pero siguraduhin sa mga professional piercer o artist tayo ang papalagay nito. Kung magkakaroon na ng madaming itas ng katawan din natin, magkaroon talaga ng madaming mga sites na pwede talaga tayo magka-infect pa. No? Kailangan din kasi gumagamit ng mga sterile na gamit. No? Once kasi na madumi yung gamit na gagamitin, maaari tayo magka-infection, maaari tayo magkaroon ng sepsis na tinatawag. Hindi rin lahat pwede magpalagay nito, lalo na ang mga may sakit. Ang piercing naman kasi dapat talaga yung mga taong mag-undergo ito ay healthy. Wala talaga mga problema din sa mga dugo nila. At yung mga matataas sa sugar, huwag din masyadong magpa-body piercing kasi baka mamaya ang control yung sugar nila, magkaroon talaga ng infection. Ang ating mantra, my body, my rules. Pero lagi tatandaan na kapag sa ating katawan, kailangan lagi tayong mag-ingat. Puso kapag nasa dagat, maging alisto. Hindi mo na masasabi kung anong sakuna ang mangyayari. Kaya po sa Amerika kung saan may bumagsak na helicopter. Nangyari yan sa sikat na Miami Beach sa Florida. Marami pa namang tao sa beach na bumagsak ang helicopter malapit sa talampasigan. 3 sakay ng helicopter. 2 sa kanila dinala sa ospital at stable naman ang lagay. Iniimbestigahan ang sarili ng pagbagsak ng helicopter. Mga kapuso, napakembot na niya ang kanyang 5,000 followers on TikTok. Mahahawa rin kaya tayo ng kanyang unstoppable dance energy. Live natin mga kwentuhan at katawan ang always challenge accepted sa sayawan ng Cebu City, Nino Bernados. Maganda gabi, Nino! Hello po, maganda gabi po, ma'am. Kamusta? Ito na nga, halos puro dance challenge na ang ginagawa mo na may matching outfit. Ang yaman mo sa TikTok, paano ka ba na humaling sa TikTok? Nasanayan ko lang po yun. Ayan, nakasanayan mo na. Ito na ang hirawan sa atin, 10 magkakapatid. At nagsasasayaw, eh dahil ba, lahi niyo ba ang pagiging tarang dancer? Yes po, sa mama ko po. Ay, mama mo pala. Ito na nga, I'm so ready, ready ka na. Kumikibot ka na. Sige, pakitaan mo nga kami, Nino. Ready, go! Hindi ko kaya! Ay, ginawa ka po.
iconic na maituturing lalo sa London ang mga payphone booths na pula. Pero paano kaya eh ngayong lahat eh may cellphone na? Ang isa nating kababayan doon eh gumawa sila ng coffee shop. Kinalanan natin ang isa na namang overseas Filipino. Wow! Kapag sinabing London, bukod sa Royal Family at Big Ben, isa pa sa kilalang icon dito ang pulang-pulang cellphone booths. 1920s unang pinakilala ito sa publiko at hindi na nagagamit ngayon. Kaya naman ang kababayan natin si Joel, binigyan ito ng bagong bihis. Halos dalawang dekada nang nagkatrabaho si Joel sa London. Sa Pilipinas, nagsimula sa taong 2000. Maayos naman ang pinakarya pero kailangan niya itong isakripisyo dahil nagkaroon ng sakit sa puso ang kanyang pamangkin. Kung hindi ma-ootanahan, she will die. Enlarged na yung heart niya. So, sabi ko to sa kapatid ko, sige, I will sacrifice my career sa pagtuturo nga sa Pilipinas. Nakas loob na sumabak bilang overseas Filipino worker si Joel at naging head chef pa sa isang restaurant. Pero nitong pandemya, labis na naapektuhan ang food industry roon. Kaya para kumita, nagtrabaho muna siya bilang caregiver at kasambahay. Ang puso ni Joel, tinakasa pagkain talaga. Sabi ko, I really want to do my own. Ayoko na nagsasawa na akong lugar, mamasukan, ganyan. I saw this rental place, no? Which is the telephone booth. I think this is a good one, sabi ko ganun. Ang telephone booth, binihisan ang coffee shop sa London. At kumubukas na ito ngayon buwan. Bukod sa kilalang coffee blends at teas, kumpleto ang pelikula. At enjoy natin na siyang bistro. So, kaya kailangan ako mag-offer ng something. Nawakin ang pod natin. Part ng kultura natin, really want the people or the Londoners to know that it's full movie, it's coffee, or it's a mother in pati ho kayong panoodin. It's a mother in tea, or a marriage. Nagkano, may po akong link sa description. Sa Filipinos din, ang mati pala ganyan ay si Manda, yung kwentuhan. Dahil nagsisimula pa lang, marami pang nakaplano si Joel para sa success ng kanyang negosyo. Ang mahalaga ngayon, naumpisahan na niya ang talagang gustong gawin sa buhay. Ang saya ang inagawa ko yan, to think na ito yung may-ari ng business. You're working for yourself. Eto na po, oras na pagkakilala namin ang Blind Item of the Day! Genius, Michael V! Bilang Kuya Wawi! Ating nagwagi ng 10,000 pesos! Na nakahula sa ating Blind Item! Siya po si Alvin Parayao ng San Miguel, Bulacan. Congratulations! Alvin Parayao, panalo ka ng 10,000. Intay nito ang aming tanga kung paano nyo makukuha ang 10,000 pesos! Hey! Bukas ulit tutok na kasi mamimigay natin ng 10,000 pesos! May privado mga house growers sa Tagupan dahil sa kakaunting supply ng bagos fingerlings. Ito yung mga bata o maligit pa na isda na pinapalaki ng mga bagos grower. Oktubre pa raw kumaunti ang supply ng fingerlings sa nagtaas pa ng presyo. At dahil kulang ang supply sa Tagupan, kailangan pa nila umangkat sa timbale. Binasa ang makakapekto raw ito sa presyo ng bagus sa merkado sa mga susunod na linggo. Ang 1998 classic masterpiece na Jose Rizal ay papalabas sa Madrid, Spain. Bahagi yan ang programa ng isang museum sa Madrid kung saan finisher ang mga obra ng Philippine National Artists na nasa larangan ng Film at Broadcast Arts. Isa sa mga napili ang 1998 classic masterpiece na Jose Rizal ng GMA Film. Ay, Kuya James! Si Dr. Jose Rizal! Si Dr. Jose Rizal! Ang pinakita ang buhay at paghihirap ng ating pangalagayari na si Gat Jose Rizal. Layon din ito na ipakita ang kahalagahan ng Spanish and Filipino relations sa Spanish audience. Marami ba mga balita ang dapat? Alam mo! Sumaya ka lang mo! So, again,
sa gitna ng pagsipa ng mga kaso ng COVID sa Hong Kong. Link nyo ito sa YouTube below ng full movie, it's deep, ng dining ng pangit. Okay, description below. At karakter ni Alex Dixon sa First Lady sa Ingrid. Huwag kayong makikilala na leak. Ngayong gabi. Leak. Magiging kaaway ba? Ito. O kakampi ni Melody. Abangan mamaya sa 24 hours. So, naman. Yan ang mahalagang balita at kwento. Kaya mara. Magkita-kita tayo bukas 5:30 ng hapon sa GMA 7 at sa GTV. At ang bukas pangbaralo ng 10,000 peso! Dahil wali ang may alam, kaya dapat alam mo!